Bakit kayang-kaya mong sabihin yung ganitong klase, ganitong bagay? Kayang-kaya, bakit ganun? Teacher ka tapos kaya mong sabihin? Ano ba yung tinuturo mo sa school mo? Ano ba yung tinuturo mo sa mga bata? Ganito ba yung tinuturo mo sa mga bata? Siguro sabi mo siguro sa estudyante mo. Sige, magbatuan kayo, mag-away kayo. Ganun. So, ayun mga kapinsil, meron akong nakita na isang artist na nag-post ng kanyang client. Yung client na to na pinost niya ay isang teacher na kung saan ay hindi ito nagbayad sa ginawa niyang portrait para doon sa client na yon. So, ano ang masasabi po natin dito? Grabe, talagang para sa akin, masakit din para sa akin kasi artist din ako eh. Siyempre, alam ko yung nararamdaman ng kapwa ko artist. So, dito dapat binayaran na lang nung tao yung ginawa na portrait. Hindi po madaling gumawa ng portrait, ng painting. Hindi po madaling gumawa nun. Talagang nakatoon po talaga yung isip po natin doon sa gagawin po natin na portrait. Talagang napakahirap po. Biruin po natin na dalawang buwan niya pong ginawa po yun. Ang masakit po doon ay 14 heads pa. So, talagang napakahirap pong gawin yung 14 heads. Tapos ang liit pa nung ginawa niya na portrait. Siyempre, mabusisi po yun kasi maliit po yun. Yung teacher na yun na hindi nagbayad ay sinamahan niya na ng pambubudol. Siguro ay wala siya talagang maibayad doon sa portrait na yun. Kaya naghanap siya ng paraan para hindi niya ito mabayaran. Gumawa na lang siya ng depensa para sa sarili niya. So kaso, mali yung ginawa niyang pandepensa. Kasi halatado, bistado na nang budol siya. At nilait niya pa yung portrait na ginawa ng co-artist ko. Halatado, bistado eh. Bistado talaga na kung sinunog niya yung portrait na yun, yung painting na yun, dapat meron siyang pinakita na kahit na piraso o sunog-sunog na painting para meron siyang maipakita. Kaso wala eh, ibig sabihin, naka-display na sa kanya yung painting na yun. Naka-display na dun sa kanila yung painting na yun. Kasi wala ka makikita na ebidensya na sinunog niya talaga. So ang masakit pa dito, ay nilait niya pa yung ginawa ng co-artist ko. Nilait niya pa. Ang sabi niya, at ito ang ito yung yung conversation nila. So, ayan na yan sa screen. Makikita natin sa screen. Ayan na yan sa screen. Ito ang sabi ng teacher. Wala akong maibayad sa iyo, sinsya na. Ito naman yung sabi nung ng artist. 'Di ba? Ma'am, kahit 3k na lang, kahit 3k na lang po. Umiiyak yung yung artist, pa umiiyak na siya. So dapat kahit 3k na lang, 3k na lang yung hinihingi niya sa iyo, madam. 3k na lang po 'yun. Ayaw mo pang ibigay. So, ang singilan niya talaga doon ay 10k. So, doon sa paghihirap niya sa paggawa ng painting, ay kahit na 3k lang maibigay mo sa kanya, na siya doon, kontento na siya doon. Dahil wala naman siya magagawa eh. Wala naman siya magagawa para ibalik yung umpisa. Dapat, binigay mo na yung 3k na hinihingi niya. Kaso ito pang sabi mo. Ang sabi mo dito, wala alum, mali pa yung niya pag type niya. Ayun, wala alum, sabi niya ganyan. Parang, wala akong, sabi niya ganyan. Parang sinasabi niya dito na, wala akong may babayad, sabi niya. Parang ganun yung ibig niya sabi. Tensya ka na, sinunog ko na nga. So sabi niya, sinunog niya na daw yung painting na ginawa nung artist. So anong mararamdaman nung artist na yun? Siyempre, masasaktan siya. Lahat kami mga artist ay masasaktan din po doon sa nangyari. Hindi lamang siya. So naipos yun, naipos ito. So lahat ng artist ay makakalaban talaga ni teacher.
Yeah, may kalalagyan talaga itong picture na to sa mga artist talaga. Tsaka nakakahiya po, nakakahiya po sa mga estudyante niya. Teacher pa naman din siya. Paano, anong sasabihin ng mga estudyante niya na nakakita nitong ano na to, itong post na to. 'Di ba? Oh, ito pa sabi ah. Ito pa sabi. Ito yung sabi ng client ulit. Ay, client na. Ito yung sabi nung yung artist. Sabi niya, kinlaro niya kung yung painting ba yung sinunog. Sabi. Ang painting po ba? Ang painting po, sabi niya ganyan. Ito pa sa ito ang sabi, ayan oh, nakikita niyo dun sa screen na yan. Sabi niya, nahihiya ako sa mama ko. Di maganda yung paggawa mo. Sorry po. Sabi niya ganyan. Bakit kailangan niyo pang sabihin na nahihiya ako sa mama ko at hindi maganda yung gawa mo? Yung palang pagsabi niya ng hindi maganda yung paggawa mo, ang sakit na yun eh. Masakit para sa aming mga artist, masakit na yun. Ito palang na nakita namin na masakit na to. Siyempre pinaghirapan ng tao yun. Buong lahat ng pawis niya, talagang piniga niya doon sa portrait na yun, tapos ganun lang. Hindi mo babayaran. Nasaan na po yung disiplina mo? Nasaan ka po? Teacher ka po ba o hindi? Wala talaga. Marami talaga mga taong ganito. Ito yung mga ano, magagaling silang magturo pero hindi nila alam yung sa sport. Hindi nila alam yung mga ganitong klase na art na akala nila ay wala lang ito. Diba? Akala nila wala lang ito. Pero sa amin mga artist, talagang napakalaki pong ano nito sa amin. Importante po ito sa amin. Dahil na kung kami po ay talagang artist, ay talagang kahit na kunting sabi mo lang na, kahit sinabi mo lang na, pangit. Ganon lang yung sinabi mo. Masakit na po sa amin yung masakit na sa artist. Sabi ng artist, wow ma'am, hindi sana binalik niya na lang. Opo, sana dapat binalik mo na lang, teacher. Dapat binalik mo na lang yung portrait na yun, yung painting na yun. Pinagka-interesan mo pa, sigurado pinagka-interesan mo pa yun. At wala ka siguro may bayad, kaya ganito na lang yung sinabi mo sa kanya. Para makalusot ka doon sa pambayad mo. Huwag naman ganun, masakit po yun, masakit. Huwag naman ganun. Tsaka, hindi po yung artist ang nakakaya po dito, ikaw po, teacher ang nakakaya dito. Di ko ma-display, sabi niyang ganyan, nakakahiya. Akala ko nga wala na eh, dahil sa inis ko, yun, sinunog ko. Grabe naman po, dahil sa inis niya, sinunog niya. Bakit kayang-kaya mong sabihin yung ganitong klase, ganitong bagay? Kayang-kaya, bakit ganun? Teacher ka tapos kaya mong sabihin? Ano ba yung tinuturo mo sa school mo? Ano ba yung tinuturo mo sa mga bata? Ganito ba yung tinuturo mo sa mga bata? Nagtuturo ka ng mga ganito? Na hindi magandang pananalita? Siguro sabi mo siguro sa estudyante mo. Sige, magbatuan kayo, mag-away kayo. Ganon siguro ang tinuturo mo. Kaya, ganyan yung ano, wala ka pong respeto sa sarili mo, wala ka pong respeto sa kapwa mo tao. Hindi ka marunong makiramdam, alam mo po yun. Tapos, sinasabi mo dito, kitang-kita natin, no? Sinasabi niya, pasensya ka na, sabi mo ganyan. Meron bang pasensya na ganun? Tapos ulit-ulitin mo na sinunog, panay-post ka na nag-post sa social media na sinunog ko. Tapos sasabihin mo dito, ano, sorry. Grabe talaga. O ito po yun. Ito po yung painting ng, ano, ng ginawa ng, ano, ng isang artist na isang kasama ko na artist. Yan po. 14 heads po yan. Na ginawa po niya.
Biruin nyo po, di ba? Ang hirap yan. Napakahirap pong gawin yan. 2 months po niyang ginawa, biruin po. 2 months, madam. Teacher, 2 months po. 2 months niyang ginawa. Pero, binaliwala mo lang. Sinunog mo pa. Hindi ako maniwala na sinunog mo. Nakadiscipline na yan sa bahay mo. Maniwala kay sa akin, nakadiscipline na yan sa bahay niya. Kaya po ako gumawa na nitong video na to kasi nasaktan din po ako dito bilang artist. Kung ano kasi inararamdaman ng artist, ng kapwa ko artist, mararamdaman po rin. Lahat kami mga artist, nararamdaman po namin lahat yan. Yung iba ayaw lang magsalita, pero nasasaktan sila. Pero hanggat pwede naman, kung gusto mo magsalita, magsalita ka kasi kapwa mo artist yun eh. Yan, napakaganda po. Maganda na, maganda po talaga yung gawa. Wala lang talagang pambayad. Tapos, ang sabi pa nito ah, ewan ko kung siya yung nag-chat doon sa kanya. Kasi ang sabi eh, pwede niya daw i-demanda yung artist na gumawa ng painting na yun. Nakalagay doon na parang paninirampuri daw, sabi ng ganun. Sinabi lang po ng artist yung katotohanan. Bakit nagkaroon po ng paninirampuri yung artist doon? Kayo nga po dapat yung 'di ba? Kasi kayo po yung naninira. Naninira sa kanya. So, wag po dapat ganun. Sana po ay wala na pong mga tao na kagaya po ni teacher. So, teacher, magbago-bago ka na. Tapos, marami pong mga kagaya mo. Pero, sana wala nang maging ganyan na sa mga artist. So, ito lamang po yung video natin. Maraming salamat ha. Shoutout nga pala muna kay Jasmine Ponto. So, shoutout po sa'yo, madam. Shoutout sa'yo.